Tayo tayong salita, empresante. Si Sir Joan naman magsalitain natin. Tignan mo nga ang pinuro ko ni Sir Joan. Akala nyo, tahimik yan. Ay, pag hindi yan tahimik, ano yan, masalita din yan. Dami ang tanong yan eh. Nung first time kong namin dyan, ang daming tanong yan. Oo, napit ko namin dyan sa San Mateo. Yan. Akala ko nga, elementary. May mabait yan, kapiro ako yan eh. Sige, tayo ka mag-Johan. Ano ba ang kakaibang naramdaman mo na hindi mo naramdaman sa buhay mo noon nung hindi ka pa Christian? Ano yung difference na Christian ka na ngayon? Sa pakiramdam mo? If you will compare your old life to your new life now, what are the differences? Get more focused na kaya ako. Pasitan ako. Pero simula ko ako pinagod ko sa prayers na sa Lord del Siglo. Natuto po akong mag-humble. Ayun. Noon, ano ka? Mayaman. Proud person. Proud. Boasting, arrogant person. Masika. Papansin. Pero po ako nakalala ko sa Jesus Christ sa Lord del Siglo. Natuto po akong mag-humble. Yun, if she became a humble woman, she can now accept his mysterious day. Wow, ano ba? What else? Saka ko pa si Sir before, parang kahit na anong gawin ko, hindi ako masaya. Kahit na anong gawin ko, nag-achieve ko yun, parang yung nasa isip ko gusto kong gawin, nagagawa ko, pero hindi ako masaya. No satisfaction. Pero kung masaya na ako, pag-awit lang para sa akin. Maroon ka uli. Gusto mo mag-special number ka uli, ha? Ba't di ka na pala sumasama sa Praise and Worship? Wala ka. Ha? Di ko lang na yung saya mo ngayon. Ayun, malapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sir Joan. See? Oh. Dati mayabang daw siya. Dati hindi niya maamin na siya mali. Pero ngayon kaya niya ito pang paglapit ng mga. Amen. Adela Abed, sige nga, bigyan mo nga ng mikropono si Brother Abed. Ano ba yung buhay ngayon ni Brother Abed? Ano ba yung buhay ni Brother Abed doon? Sige nga, dahan-dahan lang. Sige. Ako po eh. Ano ba ang mga vices mo noon? You are taking what before? Marami ako, tumaros lang ng sigarette sa akin. Oo, ano yun? Cigarette. Krisis ako na po, salamat. Shabu. Sigarilyo, sabu, mariwana. Mariwana, sigarilyo. Siro. Siro. Lahat na. Pero ngayon? Ayun, praise God. Praise God. Palakpakan natin. Salamat sa iyo. Salamat, salamat. Totoo yun. Actually, nakita ko yan eh. Nanliligaw kito din siya noon eh. Ang sipag manligaw kito din. Grabe. Talagang mahal na mahal si Tonin. Pero kahit na nililigan si Tonin, nakikita ko yan, adik yun eh. Sugaron. Pero nakita ni Tonin, na-force ni Tonin, the time will come, Brother Abed, no, ay magbabagong buhay. Kaya gusto ko sabihin sa'yo, Sister Tonin, napakapahalan mo kay Brother Abed. Thanks, God. Napakarapin sa Tonin. Kung ano man ang naging yung problema ko mo kay Brother Abed, konti nila pinipagbarila. Siyempre, di ba sa mag-asawa, hindi naman nawawala yung problema. Sa magkapatid, hindi naman nawawala yan. Pero yung mga minor problem, okay na yun. Pero mahalaga, binago ng Diyos sa Brother Abed. Totoo yun. Actually, naalala ko, Brother Abed, hanggang Kabili, naarating pa kami, di ba? Para ipalo up lang kayo. Hanggang Makati, pupuntahan pa kita noon, di ba? Tapos nagsusugal yun eh. Pero, ang tiyaga ko rin, no? Oh. Actually, yung mga nag-detect sa inyo, ako yun eh. Different numbers, ako yun. Hindi nyo lang alam. Kala nyo, konsensya ko yun ha? Hindi ako pag-inyo. Giving you time to follow up, para kayo i-follow up. Para kayo puntahan, bisitahin, siran. Eh, kagabi nga, nagkahapunan na lang kami na Sister Jenny yun eh.
tumunog pa yung cellphone ko para mag-cancel eh. Sabi ko kay Sister Jenny Lynn, do you want to become a pastor? Sabi niya, no thanks. kasi kakain ka nila, hindi ka pa makakain, may canceling pa eh. But you know, Sister Jenny Lynn, you cannot escape the call of God. You cannot run away from the call of God. The call of God is so persuasive, is so persistent. Remember that. Pag tinawag na ni Lord, alam mo nung tinawag ko ni Lord? Ayoko talaga, kasi bibitawan mo yung pagbibaisis mo eh, number one. Number two, sabi ko, Lord, nakakaalis ng ambition niya. Yeah, I will lose my ambition. Another thing, sabi ko, Lord, it's not easy. It is a hard job. And lastly, I am not worthy. Call another one, I'm not worthy. But the call of God is so persuasive, very persistent. Magulit siya talaga. Kaya nagkatrabaho ako noon, tapos wala akong kapayapaan. I hope to this. Kaya ginawa ko, nag-resign ako, nag-full time ako. Yun. Pinagpala ako ng Lord ngayon. Amen? Kaya exam na ni Joseph, kaya bayaran na namin, yung mga pambayan ko, ibigay na ninyo. Those who live by the gospel should live. Those who preach the gospel should live by the gospel. Na-permit nung exam. Natawa sa'yo ulit. Ibigay na yan. tawa si Janine. Sabi niya, ako nag-graduate na ako eh. Kaya mag-alabing na ako, Pastor. Kailangan makapag-trabaho ako. Pag hindi ako nakapag-trabaho, mag-imenta ako ng pabang ako. Okay. Yeah. Acts 5:40-42. His speech persuaded them. They called the apostles, now sa pamamuna, headed by Apostle Peter. They called the apostles headed by Apostle Peter in and had them flogged. Yeah. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. Pinawalan sila, pinagpapalungo na sila. Sabi sa kanila, huwag na kayong magsasalita ng salita ng Diyos. Huwag na kayong mangangaral. Sabi nila. The apostles left the Sanhedrin, rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for his name. Napahiya sila. Saya nila. Ay, napahiya kami. Praise the Lord. Hallelujah. Napahiya sila. Pero ang saya nila. Nagbigay ka ng trust, hindi tinanggap, napahiya ka. Praise the Lord. Nagbahagi ka ng word of God, hindi ka tinanggap. Praise the Lord. Pag uwi mo ng bahay, pinagalitan ka, ganapate. Praise the Lord. Praise the Lord, kihapon. Amen po ba? Nagbigay ka sa Panginoon, sabi nila, no. Nagpapalo ka ba sa kanila? Praise the Lord. Ano ang pagkakaiba ng mga evangelical sa mga Pentecostal? Ang mga evangelical Christian, mga solemn yan. They are Christians, but solid. Ganyan lang yung mga palampak nila. This is the day that the Lord has made. Yung mga Pentecostal, mga Pentecostal Christian. Woo! Patignan pa yun. Kaya hindi ako parang sumayon, natuto ko sumayon tuloy. Woo! Woo! Natuto ako kasi Pentecostal ito, matututo ka talaga eh. Merong na-attendan siya, nadalungan siya, solemn ang service. Tahimik. Habang nagbibig sa pastor, tahimik. Hindi pwede pumalakpak, hindi pwede mag-imig. Sa atin, pwede pumalakpak, pwede mag-imig. Eh, hindi niya mapigilan. Full gospel siya. So, limin natin na niya, evangelical. Pag nabibless siya sa preaching ni pastor, sabi niya, Amen! Eh, hindi siya na yung mga attending. Napapatingin sa kanya. Pinuntahan siya ni pastor, tinawagan sabi ni pastor sa kanya. Napansin ko yung shoes mo, sira na. Sabi ni pastor, huwag ka nang mag-amen, ha? Kasi nadidistract yung mga kapatiran, hindi sana yung evangelical kasi kami. Huwag ka nang mag-amen. Kapalitan ko ng bago yung sapatos mo. Tinignan niyo yung sapatos niya, ako, bagong shoes, hindi na ako mag-amen, hindi na ako mag-amen. Eh, nagaganda ako sa preaching ni pastor. Hey! Bagong shoes, bagong shoes. Nagaganda sa preaching ulit ni Pastor. Eh! Mga bonsyos.
Sabi niya, kay may bagong suski, wala! Amen! Praise the Lord! Kaya, do not allow persecutions and sufferings to stop you in attending the church and serving the Lord and in sharing the gospel of Christ. Amen? Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord. Day after day, in the temple courts, and from house to house, I tell you. House to house, nasi pag nila, nag-house to house nila, hindi sila nahihiya. From the temple courts, no? And from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Messiah means Christ Savior. Messiah means Christ Savior, the Anointed One. The Anointed One, Christ Savior, Messiah. Jesus is the Christ. Jesus is the Messiah. The Anointed One, Jesus is the Savior. Wala silang tigil na pagsasabi. Jesus is the Messiah. Sila ba ay napigilan ng persecutions and sufferings? Hindi po. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Next. Next. Yan. Itaas natin. Rejoice and be glad because great is our reward in heaven. Yun. Pagmating, remember this. If you are suffering great persecutions, it means your reward in heaven is great. Remember that. There are different crowns in heaven. Our mansions in heaven ay hindi pare-parehas ng laki. Or not the same. The more you give, your mansion in heaven is big. The more you evangelize, your mansion in heaven is big. The more you serve God, your mansion in heaven is big. Mas bigger sa mga konti lang magbigay, konti lang mag-evangelize, konti lang mag-libur sa pag. Remember that. For what you sow, the Bible says, you shall reap. Amen po ba? Rejoice and be glad because great is our reward in heaven. Matthew 5:12. Tignan natin yung Matthew 5:12. Yan. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Pero ito ang tingin natin. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Great is your reward. As in great is your reward in heaven. Yeah. Remember that. Pag ikaw ay nabigay ng tracts, ng Christian brochures, ng literature, nag-evangelize ka, nag-post ka sa FB, nagpakabuti ka, pinas mo sa Twitter, mga word of God, nag-persecute ka. So it means your reward in heaven is great. Amen po ba? Pero kung ayaw mo ma-persecute, join the bad people, di ba? Okay. Okay, maging litmus paper ka. Ano yung litmus paper? Yung nagbabago-bago yung kulay. Diba? O pwedeng magbago ka. Christian inside the church and unbeliever outside the church. Like litmus paper. Ang litmus paper, nagbabago na ka kulay yun. Nag-change ng color. So hindi. If you're a Christian inside the church, outside the church, you must also be Christian. Christian in the church, Christian in the school. Christian in the church, Christian in your house. Dapat hindi nagbabago ang pagiging Christian. Amen po ba? Amen. So, conclusion tayo. Conclusion na ba? Yes, conclusion. Truly, problems, trials, persecutions, and sufferings will come. But God will help us and give us victory. Remember that. Romans 8:31-39, basahin natin. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Read natin. Who then is the one who condemns? No one.
Christ Jesus who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and also and is also interceding for us. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or dangerous word? Next, as it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers can separate us, nor height nor deep, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen! Sapagkat ipaglalaban tayo ni Kristo. Tandaan mo ito. Always remember, truly you will experience, no? You will undergo trials, sufferings, problems of persecutions. But God will help you, but God will fight for you. Amen? And in the end, you will be victorious. Amen. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Be encouraged by God's word. Sa oras na ito, nakakaranas ka ba ng trials, ng persecutions, ng sufferings, ng atake, ng kaaway? Rejoice and be glad. You are blessed because you belong to the kingdom of Jesus. Great is your reward in heaven. God will fight for you. God will give you victory. Hallelujah. Do not allow the devil to stop you in attending the church. Do not allow the devil. Hallelujah. God is using people. It's not the people, our enemy. It's the devil. Pray for those who are being used by the devil to persecute and hinder us. Ipanalangin natin yung mga taong sa atin ay nag-persecute. Kasabay naman ito, tayo ay magpatuloy sa Panginoon. At kung sa oras na ito, hindi ka pa Christian, paano ba maging Christian? Tanggapin mo si Christ bilang Lord God, Savior ng iyong buhay. Magsisihan mo ang iyong mga bisyo sa kanya at magpaligaw sa kanya. Magiging Christian ka pala. At pag naging Christian ka pa, siyempre, meron magsasabi sa iyo, uy, nagpalit ka na ng religion. Di ba na paniniwala mo, iba ka na sa amin. Hindi yun, hindi naman na, yun ang punto. Ang punto ay naranasan mo ang pabutihan ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, bigyan mo lang ng pagkakataon yung mga nakikinig at nanonood. If you want to become a Christian, lahat ng lahat ito, and those who are watching and listening right now, lift up your hands to Jesus. Those who want to accept Jesus as their Lord, God, and Savior. For the first time in their life, kung alam mo, first time mo itong gagawin, hindi mo pa ito ginawa kahit kailan. O kaya naman nag-backslide ka. Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Repeat this prayer after me. Lord Jesus, from this day on, you are now my God. You are now my Savior. I believe that you died on the cross of Calvary, resurrected, and will return again. Cleanse my heart. Forgive my sins and iniquities. Make me a brand new person. Write my name in the book of life. Kung sinabi mo yan na galing sa iyong puso, if you made that prayer from your heart, you are now a child of God. Your name is written and recorded. If you have prayer requests, yung mga may prayer requests, taas nyo lang po yung inyong dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong prayer request. At yung mga tao nag-persecute sa iyo, ipag-pray mo rin. Lord, I am lifting up to you, Lord, my brethren. Whatever the sicknesses and diseases, Father, heal them, Lord, in Jesus' name. Bigyan mo sila ng help them in their studies. Help
help them, Lord, to find good jobs, Lord. Help them, Lord, in their businesses. Pag hindi mo pahintulutan na mga bibigat na pagsubok na dumating sa kanila na sila'y gabi pa pati nila kayangin, pigilan mo ang lahat ng ito. Pigilan mo ang lahat. Ipaglaban niyo po sila, Panginoong Diyos. At yung mga nabimersi ko sa kanila, Panginoon, enlighten their minds, O God, in Jesus' name. Pati yung mga brethren namin na wala dito. Lord, our brethren, Lord, that are being persecuted by their loved ones, Father, we are praying for them. We are interceding for them, God, in Jesus' name. Restore them, Lord, to our fellowship. Oh, Rarabashiri, Biyanda, Rarabashiri, Biyanda, Rarabashiri. We rebuke the devil. Get out of our bodies. Sickness and diseases, get out. We rebuke the devil. Get out. Of our lives. Lord, ang mga estudyante, hayaan niyo makagraduate, makatapos sila. Ang mga student, Father God, tumaas pa ang grades nila, tumaas pa ang ranking nila, Panginoon. And help them also to share your love to their classmates. Your love and salvation to their professors, O God, in Jesus' name. Urarabashiri, biyandara, basyandara. Kung ano pa yung mga prayer request mo, sige, sabihin mo, hindi ko na masabi. Sige, come on, talk to your God. Speak to your God. I cannot mention one by one your prayer request. But you can talk to your God.